Naitala ng Pilipinas ang pinakasadsad nitong ekonomiya mula pa noong ikalawang digmaang pandaigdig. Ayon sa isang ekonomista, dapat matuto ang pamahalaan sa naging diskarte ng ibang bansa sa pagsagip sa ekonomiya sa gitna ng pandemya. Nasa frontline ng balitang yan, si Shayla Francisco. Higit 2 buwang nagsara ang barbershop ni Federico sa Makati simula nang mag-lockdown dahil sa COVID-19. Bagamat unti-unti nang dumarami ang kanilang customer, malayo raw ang sitwasyon nila ngayon sa nakasanayang sigla sa kanilang negosyo bago ang pandemya. Lugi talaga, siyempre. Kasi mahina talaga ang kita. Pagkakasyahin mo na lang sa upa at saka sa kuryente mo, bawi-bawi lang din. Siyempre, malas talaga ito, mga taon na ito. Kasi mahina ang kita eh. Lahat naman siguro naapektuhan, di ba? Kung tutuusin, nagsimula lang makabawi ang ekonomiya ng bansa pagtungtong sa third at fourth quarter ng 2020 base sa tinatawag na gross domestic product o GDP. Ito ay ang kabuuang halaga ng lahat ng produkto at serbisyo ng isang bansa sa loob ng itinakdang panahon. Pero kapansin-pansing bagsak pa rin ito. Kaya ang GDP ng bansa para sa kabuuan ng 2020, negative 9.5%. Ito na ang pinakamababa sa datos ng Philippine Statistics Authority at siya rin pinakamababang naitala mula pa noong 1946 o panahon ng World War II. Sa kabuuan ng 2020, malaki ang naging dagok ng COVID-19 pandemic sa lahat ng pangunahing sektor gaya ng agrikultura, services at industry. Paliwanag ng National Economic and Development Authority o NEDA, hindi naging sapat ang bagyang pagluwag ng restrictions sa negosyo at transportasyon para itaas ang demand, lalo't nananatiling bawal lumabas ang mga bata at matatanda. Katunayan, nagresulta ito sa 1.4 trillion pesos na halaga ng nawalang sahod sa mga manggagawang Pinoy o average na 23,000 pesos na income loss kada manggagawa. Sa kabila nito, tiwala ang gobyerno na magsisimula ng makabawing ekonomiya ngayong taon at babalik na sa panahong wala pa ang COVID-19 pagdating ng mid-2022. Pero ayon sa isang ekonomista, nakadepende ito sa magiging aksyon ng gobyerno. Kailangan talaga magsimula na talaga ngayong buwan, next month. Yan. So kailangan talaga gumastos sila ng gumastos para alam na talaga ng private sectors. So pag hindi nila nakita na dire-diretso ang spending ng gobyerno, magwi-withhold sila ng kanilang mga aktibidades, ng kanilang investment, ng kanilang operations. So mas matatagalan tayo mag-recover. Kailangan din daw matuto ang ating gobyerno sa naging diskarte ng ibang bansa sa pagtugon sa pandemya. I think it's not just the vaccination eh. Again, this is a whole of country approach. Yung nagagawa ng ibang bansa in relation to sa paglaban dito sa ano na to, sa pandemic na ito. So meron silang may malaking konsiderasyon ang ekonomiya versus doon sa health protocols. Ayon sa NEDA, umaasa ang gobyerno sa agad na pag-rollout ng bakuna kontra COVID-19 para mapabilis ang pagbango ng ekonomiya. Pero sa ngayon, nananatili ang mahirap at sensitibong pagbalanse sa kalusugan at kabuhayan. Now, this is the most difficult policy decision that we have to make. But we have seen that a careful balance wherein we gradually open the economy, avoid prolonged quarantines, focus rather on localized quarantines and implementing the minimum health standards actually can give us a better deal wherein we address both COVID while addressing also non-COVID problems of the people. So going forward, we cannot afford any more prolonged quarantines or risk aversion. Nagbabalita mula sa Frontline, Shayla Francisco, News 5.